ang sukat ng titirahan natin sa langit. Yan ang ating pag-uusapan ngayon mga kaibigan. Dito lang yan sa channel na kung ikaw ay may karunungan, higit ka pa kesa sa may kaalaman. Simulan na natin. Mga kaibigan, meron tayong mga nakaraang video na kung saan napag-usapan natin doon kung nasaan ang langit. Natukoy natin kung paano rin makakarating doon at sino ang nakarating na doon. Natukoy din natin doon na meron palang ikatlong langit. Kung gusto nyo po palang mapanood yan, iiwan ko ang link sa ating description box at tiyak ko, marami na naman kayong bagong malalaman at bagong matututunan sa video na iyon. Ngayon ay maraming gustong makarating ng langit dahil lahat naman tayo dito sa ating mundo, iisa lang ang kahihinatnan. Kaya ang maraming tao ay naghahangad na kapag sila ay pumanaw, sa langit sila mapupunta. Dahil sino ba naman ang gustong mapunta sa impyerno kung alam naman natin na meron talagang langit? Subalit, naitanong mo na ba sa sarili mo na kung gaano kalaki ang titirahan natin doon sa langit? At ano ang meron doon sa titirahan natin sa langit? Ano ang itsura nito? Ano ang pakiramdam ng nasa langit? At higit sa lahat, naitanong mo na ba kung sakaling lahat ba tayo ay pupunta doon sa titirahan natin sa langit, magkakasya ba tayo doon? Hindi ba't napaisip ka ngayon kaibigan? Ngunit bago yan, maraming klase ang langit. Yung nakikita natin sa space sa itaas kapag tayo ay tumitingla ay yun ang isa pang langit kung saan nakikita natin ang mga stars, mga planeta at mga iba't ibang uri ng nasa kalawakan. Ang langit na ito ay ang napakalaki at sinasabi na walang katapusan sa lawak nito. Pero kaibigan, ang pinakamataas ay yung nasa kaduluduluhan ng kalawakan. Halos hindi naabot ng mga teleskopyo o hindi na maaaring marating ng mga tao. Maaaring nandoon ang ikatlong langit at yun ang tinatawag na paraiso. Ang paraiso mga kaibigan, yun ay ang tinatawag na bagong langit o bagong lupa na inihanda para sa mga tao upang doon tayo tumira o sa mga taong makakarating ng langit. Alam mo kaibigan, pinatunayan mismo ni Apostol Juan ang langit. Ipinakita sa kanya ang langit habang isinusulat niya ang huling aklat at kung ano-ano ang mga nandoon. Ngayon, unahin muna natin ang pakiramdam ng nasa langit ka na. Alam mo kaibigan, ayon sa sulat ni Apostol Juan noong siya ay nabubuhay pa, ipinasulat sa kanya ng Diyos ang isang aklat. Naglalaman ito ng buong katotohanan na kung ano ang mangyayari sa mundo at ano ang magaganap pa. Isang aklat na naglalaman ng buong pahayag at ang pinakahuling aklat na dito ay puro katotohanan ang nakasulat. Ayon sa aklat na iyon, ang sabi doon, hindi ka na malulungkot sa titirahan mo sa langit. Ang mga problema kaibigan ay wala na. Hindi ka na magkakaroon ng mga dalumhati. Yung mga pagtatalo, mga pag-aaway man ay wala na doon. Hindi mo na rin mararanasan ang mga bagay na masasaktan ka pa. Sa madaling salita, hindi ka naluluha kaibigan. Bakit? Dahil wala ka nang mararamdaman doon o makakaisip ka man ng dahilan para ikaw ay lumuha o di kaya naman ay maiyak ka. Mawawala na sa isipan mo ang lahat ng bagay na nagiging dahilan kaya ka lumuluha. Wala ng stress at wala ng depresyon. Ayon pa sa aklat na ito, ipapakalimot na sa iyo ang mga dating bagay. Ang lahat ng dating bagay kaibigan ay hindi mo na maaalala pa. Ni hindi nasasagi sa iyong isipan man. Maging ang hirap mo sa buhay na ito ay wala na rin doon. Hindi na kailangan pa ng pera doon o yung mga material na bagay ay hindi mo na kailangan pa doon. Kung baga kaibigan, lahat ng isipin, dito lang yan sa mundong iyan, doon ay wala na. Dahil halimbawa, kung ang isa sa mga kamag-anak mo ay napunta sa impyerno, kung maaalala mo pa sila at makikita mo na ang isa sa mga mahal mo sa buhay ay nagdurusa sa impyerno, hindi ba't malulungkot ka nun? Kaya hindi mo na sila maaalala pa. Wala na rin ang gabi, pati na rin ang pagsikat ng araw ay wala na. Dahil ang araw ay dito lang yan sa ating mundo. Ibig sabihin, wala ng araw na masakit sa ating balat na nakakapaso. Maski man ang dagat kaibigan nakasaad din sa aklat na yon ay naparam na. Ibig sabihin, wala ng mga barko at hindi na malulunod ang mga tao. Hindi na rin mauuhaw ang mga tao mga kaibigan. Hindi tulad dito sa ating mundo na nangangailangan pa natin ng tubig para pampawi ng ating uhaw. At ang pinakahigit sa lahat, hindi ka na papanaw pa, hindi ka na magkakasakit,
Hindi tulad dito sa ating mundo, may kasawian ng tao dahil sa magkakaibang kadahilanan. Maaring nagkasakit, tumatanda, nanghihina, napapahamak. Ngunit, doon ay kapag nakatungtong ka na, hindi ka napapanaw pa kahit kailan mga kaibigan, magpakailan-kailanman. Dumako na tayo mga kaibigan sa sukat. Ngayon, ano ang sukat ng titirhan mo doon sa langit? Naisip mo na ba ito kaibigan? Ayon sa huling aklat, nakalagay doon ay ganito. Isasalin ko na sa English upang mas lumitaw ang pinakapunto natin. Ganito ang sabi. The city was perfectly square, as wide as it was long. The angel measured the city with his measuring stick. It was 1500 miles long and was as wide and high as it was long. Malinaw ang sabi mga kaibigan. Sinukat ng anghel ang lungsod, ang haba at ang luwang, pati ang taas. Tinatawag itong Holy City. Ito rin ang tinatawag na ang bagong langit at isang bagong lupa. Ang sukat ng haba at luwang ng Holy City ayon sa Ingles, malinaw kaibigan, ang sabi 1500 miles sa makatwid, 1500 miles. Kung i-convert ito sa kilometro ay katumbas ng 2414.16 kilometers. Kaya ang kabuuang area ay nasa 5.83 million square kilometers. Napakaliit na sukat kaibigan kung ikukumpara sa ating daigdig. Dahil alam naman natin ang sukat ng daigdig ay merong 510.1 million square kilometers. Sa makatwid, mas maliit ang titirhan natin sa langit kesa sa ating mundo. At mas maliit pa ang titirhan natin sa langit kesa sa pinakamaliit na kontinente sa ating mundo, ang Australia. Dahil ang Australia mga kaibigan ay meron lang na 7.692 million square kilometers. Ibig sabihin, ang titirhan natin sa langit na Holy City ay katumbas lang ng tatlong bansa. Ang India na merong 3.287 million square kilometers, ang Saudi ay merong 2.15 million square kilometers, at ang bansang Pilipinas na meron lang 300,000 square kilometers. Kung pagsasama-samahin mo ang tatlong bansang ito mga kaibigan, ganun lang halos kalaki ang titirhan natin sa langit. Halos magkasing laki lang ang Holy City at ang kontinente ng Australia. Kaibigan, maputol muna tayo. Kung gusto mo ng mga ganitong video na lagi kang updated, i-hit mo lang ang bell icon at mag-subscribe lang kayo sa ating YouTube channel. Ituloy na natin. Pero kaibigan, kung may tatanong mo anong huling aklat ba yan na tinutukoy? Saan nakuha yan? Legit ba yan? Anong klaseng aklat yan? Bakit nakalagay ang sukat ng titirhan natin sa langit? Mamaya kaibigan, malalaman nyo kung anong aklat yan. Ipagpatuloy na muna natin. Dito naman sa parting ito ay kung anong klaseng lugar ang Holy City na titirhan ng mga tao. Anong meron sa Holy City o ang bagong langit at bagong lupa? Alam mo kaibigan, puro mamahaling bato. Hindi basta bato na nakikita lang natin sa kalsada. Hindi mga aspalto o mga kalsadang mga lubak. Dahil ang mismong pader mga kaibigan ay gawa sa batong jasper. At ang mismong bayan ay dalisay na ginto, kumikinang na parang kristal. At ang saligan ng pader ay puno ng lahat ng uri ng mahahalagang bato. Ang pinakauna ay ang jasper nga. Maraming mga gemstone tulad ng mga batong sapphire. Ang sumunod ay chalcedony. Tapos ang sumunod ay ang batong emerald. Ang panglima ay ang sardonyx. Ang sumunod ay sardius. Makikita din doon ang chrysolite. Kasama ang beryl, pati topaz. At hindi pa dyan natatapos kaibigan. Kasama rin ang batong chrysoprase. Hindi rin mawawala ang jacinth, 12th, at ang pinakahuli ay ang amethyst. Grabe kaibigan, gaano karaming mga uri ng gemstone ito? Daig pa ang kaharian ng mga hari. At kaibigan, ang 12 pintuan ay 12 perlas. Wow, napakaganda. At ang mismong lansangan pala ng bayan ay dalisay o purong ginto na umaaninag na animoy, bubog. Yan mga kaibigan, ang sukat ng titirhan sa langit at ang magiging pamumuhay doon. Wala nang mararanasang pagpanaw. Ang lungsod na ating titirhan doon ay gawa sa mga mamahaling bato at mga ginto. Kaibigan, ano nga ba ang batayan ko dito?
sasagutin na natin yung tanong kanina kung anong libro ba ang ating pinagbasihan. Mga kaibigan, walang iba po ang aklat ng Revelation o Apokalipsis 21:1-27. Nandoon lahat mga kaibigan at para makasigurado kayo, kayo mismo ang magbasa doon. Paalam.